Kumusta po? Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat, manalangin po tayo. Banal na Diyos na sa amin ay nagmahal, ikaw po ay karapat dapat na purihin at luwalhatiin magpakailanman. Salamat po sa pagliligtas mo po sa amin mula sa aming mga kasalanan. At ipinangako sa amin ang walang kasiraan at walang hanggang mana ng kaluwalhatian. At inihiwalay mo kami mula sa masama at mapangalunyang mundong ito. At sa pagpapalago sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, upang kami ay makapamuhay ng buhay na maka-Diyos. At salamat po sa pagpapatatag sa amin ng matibay sa church na siyang katawan ng Panginoon. Ikaw po ang Diyos na nagnanais sa amin na mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon upang gawin ang iyong banal na kalooban at baguhin kami araw-araw upang kami ay maging higit at higit pang gaya mo. Kaya't baguhin at tulungan mo po kami na malaman ang iyong kalooban, naluwalhatiin ka, at mamuhay ng buhay na nakakalugod sa iyo. Sa bagong taon ng 2022, gumawa kami ng maraming resolutions. Ngayong taon, sa panahong pinahihintulot ng Diyos, ninanais naming lahat na maging taong karapat-dapat sa karangalang mula sa Panginoon. Nawa ang lahat ng mga bagay na plinano para sa bawat isa, pamilya, at ng church ay matupad sa mabuting kalooban ng Diyos. Maranasan nawa namin ang iyong kapangyarihan araw-araw. Tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ang mga kasalanan sa mundong ito at ang mga tukso ng Diablo sa pamamagitan ng krus. Nais po naming maging taong nabibigay luwalhati sa Ama sa pamamagitan ng masaganang bunga, sumusunod sa utos ng Panginoon na may kagalakan at pasasalamat, at sa kanyang utos na magpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang mga Bible seminars ay idinaos sa linggong ito sa 90 ng mga churches sa bansa. Sa nakaraang linggo, ngayong linggo, at sa susunod na linggo, marami ring mga Bible seminars sa maraming churches. Tulungan mo po kami na matapang na maipangaral ang Ebanghelyo sa mga kaluluwa na iyong ipinagkatiwala sa amin. Sa kapanahunan at sa di kapanahunan, upang sila rin ay magkaroon ng kaparehong pag-asa at ng buhay na gaya namin. Kaya't gamitin mo po kami sa mahalagang paraan. Pakiusap, ibigay mo po ang salita ng biyaya na angkop at kinakailangan para sa mga nakikinig ng Lord's Day Sermon online sa oras po na ito. At para rin sa mga dumalo at nakikinig ngayon sa church. Tulungan mo po kaming luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita. Nawa ang Espiritu Santo ay sumaamin sa oras na ito upang malaman namin ang iyong banal na kalooban. At tulungan nawa kami sa lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, sa Genesis chapter 17. Genesis chapter 17. Verse 1 hanggang 8, babasahin ko po. Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram at sa kanya ay nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. At ako'y makikipagtipan sa iyo
at ikaw ay aking labis na pararamihin. At nagpatira pa si Abraham at sinabi ng Diyos sa kanya, para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abraham, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak at magmumula sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan, upang maging Diyos mo at ng iyong binhi. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupain kung saan ka ngayon ay isang dayuhan, ang buong lupain ng Kanaan bilang pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Tingnan pa natin sa isa pang bahagi sa verse 23. Sa verse 23 po, verse 23, ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat ng ipinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga kasambahay ni Abraham at kanyang tinuli ang balat ng maselang bahagi ng kanilang katawan ng araw ding iyon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. At si Ismael ay 13 taon nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. Nang araw ding iyon ay tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak at lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga aliping ipinanganak sa bahay niya at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain ay tinuling kasama niya. Sa oras po na ito, ay nais natin na makakuha ng aral na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita sa Genesis chapter 17. Ngayon po ay bagong taon ng 2022 at 2 linggo na ang nakakalipas. Pagkatapos marinig ang mga salita mula sa winter retreat o New Year retreat, personal tayong nanalangin sa Diyos, gumawa ng panata at nagplano. Sa palagay ko, lahat ng mga bagay na iyon ay maayos na mangyayari. Kailangan kong mabasa ng ilang ulit ang Biblia ngayong taon. Mananalangin ako ng regular para sa iba araw-araw. Ngayong taon, dapat makapag-akay ako kahit isang kaluluwa sa harapan ng Panginoon upang mamunga ng bunga ng evangelism. Dagdag pa rito ay marami pang iba. Kaya sa taong ito pa rin ng 2022, marami sa ating buhay ay nalimitahan dahil po sa COVID-19. Subalit ang salita ng Ebanghelyo ng Diyos ay hindi nagagapos. At ang salita ng Ebanghelyo ay na ipapangaral ngayon sa maraming tao. At kahit na dito ngayon sa mahirap na sitwasyon, ay gumawa po tayo ng maraming desisyon. Titiyakin ko na makakadalo ako sa mga official fellowship ng church. Kaya sa paghuhugas ng paa ng iba, pinapalakas ang isa't isa, tumatanggap ng salita ng Diyos, at ako'y dapat na nasa lugar kung saan ako nararapat. Maaring gumawa tayo ng ganitong mga desisyon. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang pandemya pong ito. Subalit, ang buhay natin ay maraming pinagbago. Tayo ay pumupunta sa church building upang mag-aral ng salita ng Diyos, maglingkod, at makipag-fellowship sa mga brothers and sisters. Subalit ngayon ay nakikinig tayo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng internet, anumang oras sa mga bahay natin sa komportabling sitwasyon. Ito kailanman ay hindi pa nangyari noon. Nang una, ang mga ito ay hindi komportable. Subalit, nasasanay na rin tayo sa ganitong sitwasyon.
Kaya ang katawan natin ay naghahanap ng kaginhawaan. Pero hindi lahat ng ito ay mabuti. Kailangan nating isuko ang pangangailangan ng laman para sa ating pangangailangang espiritual. Dapat nating paglingkuran ng Diyos. Ibigin ang isa't isa, ipangaral ang ebanghelyo. Gayunpaman, kung ating pagsusumikapan ang buhay pananampalataya kung saan komportable ang ating katawan, ang pananampalataya natin ay nagiging negatibo. Kaya nga, kahit maraming mga paghihigpit sa ating buhay, kailangan nating ibigay ang lubos na makakaya para tayo po ay makapagtipon. At kailangan nating maging mas maingat na manalangin at mabuhay ng tapat para maisakatuparan itong misyon na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kung sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, sa anumang oras, sa isang iglap, sa makatawid, dapat tayong mamuhay ng malapit sa Biblia. Mamuhay na may pagsunod na nagpapasalamat sa Panginoon para sa gawain na itinalaga para sa atin. Ayon sa paghahanda ay maging handa sa araw ng kanyang pagdating. Ang main verse natin para sa sermon ngayon ay muna sa Genesis chapter 17, verse 1 hanggang verse 27. Kaya ang inilagay ko po na pamagat ng paksa ay ang tanda ng walang hanggang tipan. At syempre, ang pangunahing kwento dito ay ang pagsabi ng Diyos kay Abraham na magpatuli bilang tanda ng tipan. Ang gawain ng pagpapatuli ay ginagawa ng mga born-again Christians bilang tanda ng pagiging tao ng Diyos at ng pagiging Kristiyano. Sa panahon bago ni Kristo o nung BC, ang mga Israelita ang mga taong pinili ng Diyos mula sa mga Hintil bilang mga tao ng Diyos. Kaya bilang tanda, bawat lalaki maging sa salin lahi o kaya naman ay sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos bilang mga Kristiyano, sila ay naglalagay ng tanda sa kanilang maselang bahagi sa pamamagitan ng pagtutuli. Ito po ay ang anino ng mahalagang tipan ng Diyos. Ibinahagi ko ang tungkol sa pagtutuli bilang isang tanda ng tipan. At ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagtutuli sa puso at isip? At ano kaya ang pagtutuli sa puso at isip para sa mga born again Christians sa panahon natin ngayon? Marami pong mga talata sa Biblia ang binabanggit patungkol dito. Kaya sa pamamagitan ng mga salita ng Genesis chapter 17, pag-iisipan natin ang tungkol sa mga salita ng Diyos na iniutos sa mga Israelita sa lumang tipan. At tungkol din sa kung paano tayo dapat mamuhay na sinusunod ang Diyos. Kaya sa oras po na ito na ipinahintulot ng Diyos dito, dapat natin itong pag-isipan. Mahigit 24 na taon na ang lumipas mula nang umalis si Abraham mula doon sa Haran. Sa kalagitnaan ng sitwasyon, hindi alam ni Abraham kung anong lugar ang pupuntahan niya, kundi sa lupain lamang na sinabi ng Diyos sa kanya. Ito ay napakalaking pananampalataya. Sa piling ng kanyang ama na si Tera, sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan at pinag-aaralan kung paano sila paglilingkuran. Subalit tinawag siya ng Diyos na siyang nasa ganitong uri ng kasalanan at ginawa siyang ama ng pananampalataya. Tinawag niya si Abraham na siyang may pananampalataya sa Diyos kahit na hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Nang marating niya ang Kanaan, ang lupang pangako, nagsalita ang Diyos sa kanya gaya ng sa Genesis chapter 12, chapter 13, chapter 15. Patuloy siyang gumawa ng mga pangako sa kanya. Siyempre, ito ay ang tipan ng Diyos. Sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. At pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi.
Kaya nangako ang Diyos ng pagpapala sa pamamagitan ni Abraham, hindi lamang sa mga Israelita kundi sa lahat ng salinlahi ni Adan na nabubuhay dito sa mundo. Si Jesus na darating mula sa salinlahi ni Abraham. Ito yung ipinangako. Ito ang pangako na si Jesus ay siya ay mamamatay sa krus at muling mabubuhay na magdadala sa mga tao sa pagsisisi sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at makakatanggap ng walang hanggan at espiritual na pagpapala. Hindi po yung pagpapala ng lupain ito. Ang tipang ito ay walang hanggang tipan. Ito ay tipanan. Ang pangakong ito ay hindi tipan na pinagkasunduan ng dalawang tao. Hindi ibig sabihin ito na tutuparin lamang ng Diyos ang kanyang pangako kung unang tutupad ang tao dito. Hindi ito kayang gawin ng tao. Gayunpaman, mag-isang sinabi ng Diyos kay Abraham na ang Diyos na gumawa ng tipan sa tao ay tiyak natutupad sa pangako. Kaya mahigit 24 na taon na mula nang lisanin ni Abraham ang lupain ng Ur ng mga Kaldeyo. Subalit si Abraham, ang ama ng pananampalataya, ay isa ring mahina at taong maraming kakulangan na may likas na pagkamakasalanan na mula kay Adan. Pinaniwalaan niya ang salita ng Diyos na sinasabi na pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. Nung makita niya ang mga bituin sa langit, pinanampalatayanan niya ito. Kaya sa Genesis 15 verse 6, sumampalataya siya sa Panginoon at ito ay binilang sa kanya na katwiran. Malinaw na sinabi ng Diyos kay Abraham na tayo ay hindi aariing ganap sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay sa harapan ng Diyos, kundi sa pananampalataya sa sinabi ng Diyos at sa pangako ng Diyos. At itinuturing ng Diyos ang pananampalataya nito bilang katwiran. Sapagkat si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at naging taong matuwid, tayo rin ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, kaya tayo ay mga espiritual na inapo ni Abraham. Hindi tayo naging mga inapo ni Abraham dahil sa lahi, kundi sa espiritual, tayo ang mga inapo ni Abraham. Subalit si Abraham, ang ama ng pananampalataya, ay mayroon ding mga pagkakamali at kahinaan na gaya ng tao. Sinabi ng Diyos na ang anak na lalaki na ipapanganak sa pamamagitan ni Sara ay magiging anak ng kanyang pangako. Gayunpaman, hindi nagtiwala si Abraham. Inisip niya na si Ismael na ipinanganak mula kay Hagar na alipin ni Sara ay ang anak na tagapagmana. Kaya si Hagar, Sara at Abraham ay nagkaroon ng malaking problema sa kanilang pamilya. Nagkaroon po ng hindi pagkakasundo at ng kaguluhan sa kanyang pamilya, dito sa pamilya ni Abraham. Kaya si Hagar ay kaagad na pinalayas at muli ay tinanggap nila. At siya ay nagkaroon ng anak na lalaki na ang pangalan ng Ismael. Gaano karaming kahirapan ang dinanas ng pamilyang ito dahil sa hindi pagsampalataya? Gayunpaman, ang Diyos, makalipas ang 13 taon pagkasilang kay Ismael, katunayan po ha, ang Genesis chapter 16 ay tungkol sa proseso ng pagkakaroon ni Abraham ng anak na lalaki na si Ismael sa pamamagitan ni Hagar bilang kanyang asawa. At ang Diyos ay nanatiling tahimik sa loob ng 13 taon pagkatapos ng talatang ito sa Genesis chapter 16. Sa loob po ng 13 taon, si Abraham na lumakad sa landas na ginagabayan ng Diyos ay hindi nakausap ang Diyos habang nananatiling tahimik ang Diyos sa loob ng 13 taon. Subalit biglaan, nagpakita ang Diyos kay Abraham at pagkatapos ng 13 taon, nagpakita ang Diyos kay Abraham. Kinalimutan kaya siya ng Diyos sa nakalipas na 13 taon? Pinabayaan ba siya ng Diyos? Siyempre hindi. Nasusulat sa Biblia na si Abraham ay nasa edad na 99 noong 13 taon. Tingnan po natin yung main verse, verse 1. Nang si Abraham ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham at sa kanya ay nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko, maging at maging walang kapintasan." Ang Diyos ay nagpakita nang si Abraham ay 99 na taong gulang. Ano ang ibig sabihin ng panahong ito?
Ito ang panahon kung kailan kumilos ang Diyos. Bago pa ang oras na ito, si Abraham ay bata pa sa pananampalataya. Dahil sa kaisipan ng laman, si Hagar ay naging asawang lingkod ni Abraham at nagkaroon ng anak. Subalit hindi siya ang ipinangakong anak na lalaki ng Diyos. Kaya paano ibibigay ng Diyos ang anak na lalaki sa pamamagitan ni Sarah na ipinangako ng Diyos? Nang panahong iyon, si Sarah ay 89 na taong gulang na at si Abraham ay 99 na taong gulang na. Walang posibilidad na ang 99 na taong lolo at 89 na taong lola ay maaaring magsilang ng isang anak kahit noon pa. Ang Diyos ay kumikilos sa oras na wala nang anumang magagawa ang tao sa pamamagitan ng kanilang kakayahan. Ito ang oras kung kailan maaaring kumilos ang Diyos. Nangyari din po ito sa atin, ang ganitong bagay. Sa mga bagay na kaya nating gawin, sa mga bagay na maaari nating magawa sa pamamagitan ng ating lakas, hindi tayo nananalangin para sa mga bagay na ito. Subalit, nasusulat sa Biblia na ang Diyos ay nagpakita kay Abraham sa oras na ang isang bagay ay hindi kayang gawin sa pamamagitan ng lakas ng tao at kapag imposible na sa tao na magawa ito. Nasusulat dito na si Abraham ay 99 na taong gulang na. Dahil sinubukan ni Abraham at ni Sarah na tuparin ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pamamaraan ng tao, sila ay nakatanggap ng maraming pagsubok sa kanila pong Christian life. Ang Diyos ay hindi nakipag-usap sa kanila sa loob ng 13 taon. Siya ay nanahimik. Posible para sa atin na isipin na ang Diyos ay hindi nagpakita, nakipag-usap at nanatiling tahimik kay Abraham at Sarah upang disiplinahin sila. Gayunpaman, pagkatapos ng 13 taon, nang malapit na po silang mawalan ng pag-asa, ang Diyos ay nagpakita kay Abraham. Ang 13 taon ng katahimikan ay hindi dahil kinalimutan na sila ng Diyos. Hindi ibig sabihin ito na iniwan ng Diyos si Abraham. Kung titingnan po natin sa Hebreo chapter 13 verse 5, sinabi dito, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang anak ng Diyos, ang tao ng Diyos. Ako ngayon ay dumaranas ng kahirapan dahil sa malapit na mundong ito. Hindi ba ako nakikita ng Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Hindi po. Ang Diyos ay hindi inaantok ni natutulog. Ang Diyos ay pinagmamasda ng kanyang mga tao, ang kanyang mga anak, na gaya ng itim ng mata. Kaya, bakit siya tahimik? Dahil hindi pa ito ang tamang oras. Wala akong anumang magagawa. Kaya ang Diyos ay naghihintay hanggang sa tayo ay mas maging malapit sa Kanya. Sa sandaling iyon, ang Diyos ay nagpakita at ganito ang sinabi ng Diyos. Sa Genesis 17 verse 1, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Hebreo ay El Shaddai. El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay siyang lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na nag-iingat sa mga nilalang na kanyang nilikha. Ang Diyos na namamahala sa sansinukob. At ang Diyos na lumikha ng buhay. Ang Diyos na binubuhay ang mga patay na espiritu. Ang Diyos na nagbabago ng tadhana ng isang makasalanan na nararapat na mapunta sa impyerno mula sa kamatayan patungo sa buhay. Mula sa impyerno patungo sa langit. Ang mga bagay na ito hindi magagawa ng tao. Magagawa nyo bang gumawa ng isang cell kasama ng isang DNA na mula sa wala? Kahit na ang science ay naging napakaunlad at iyon ay posibleng gayahin, ngunit hindi naman nila kayang gumawa ng panibagong buhay na cell. Ang paglikha ay nauukol lamang sa Diyos. Ang buhay ng patay, ginawang matuwid ng Diyos ang isang makasalanan na patay ang espiritu at nakatadhanang mapunta sa impyerno at makasalanan yun ay makakapunta na sa langit. Maaari bang gawin ng tao ang ganitong uri ng bagay?
Ito po yung napaka-imposible. Ibig sabihin, Diyos ang makapangyarihan sa lahat na kayang gawin ng ganitong uri ng mga bagay. Tingnan po natin sa Marcos chapter 10. Chapter 10, verse 27. Basahin po natin ang sabay. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari. Ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Gayun din, mayroong maraming bagay ang maaaring magawa ng tao, subalit may mga bagay na hindi makakayang gawin ng tao. Gaya ng nabanggit ko, ang paglikha. Siya ang namamahala sa sansinukob at pinananatili ito. Lumilikha ng buhay. Binubuhay ang patay. At nagliligtas ng espiritu. Ang mga ito ay hindi magagawa ng mga tao. Bakit sinabi ni Jesus ang ganito? Isang binatang mayamang pinuno ang lumapit kay Jesus. Anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ano ang nakasulat sa kautusan? Sinabi niya kay Jesus kung ano ang sinasabi ng kautusan. O di gawin mo ito. At sinabi ng mayaman sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Kaya sabi ni Jesus, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat ng bagay, ang lahat, at ibigay mo ang salapi sa dukha at sumunod ka sa akin. Nakasulat po na siya'y umalis na nalulungkot. Ito'y nakasulat sa Mateo chapter 19 at Marcos chapter 10. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi na napakahirap para sa mayaman ang pumasok sa langit. Sino nga kaya ang maliligtas? Kung mahirap ang maligtas, kung gayon sino ang maliligtas? Sa sandaling iyon, sumagot si Jesus, sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Ano ang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Sa mga tao, ito hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat kaya niyang buhayin ang patay na espiritu ng tao, ang maligtas at makapasok sa langit. Ang mga ito ay hindi kayang gawin ng tao. Subalit, kayang gawin ng Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ang Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat. Siya ay El Shaddai. El Shaddai. Naglilingkod tayo sa Diyos bilang ating Ama na magagawa ang lahat ng bagay. Ang hari at Panginoon ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Siya ang ating Ama. Ang ating Ama ay mayaman. Siya ang lahat-lahat. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong magalala. Ang inyong Ama, ang hari ng lahat ng mga bagay. Siya, ang El Shaddai. Ang siyang magagawa ang lahat ng bagay. Gayunpaman, ano po ang ginawa ni Abraham? Ang Diyos ay nagtatag ng tipan tungkol sa ipinangakong anak sa pamamagitan ni Sarah at ni Abraham. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pagsasama, sila ay hindi nagkaanak. Kahit na narinig nila ang tipan ng Diyos, nawalan sila ng paniniwala sa oras na iyon. Kaya kinuha ni Abraham si Hagar at nagkaanak siya ng lalaki. At ang Diyos ay nanahimik sa loob ng 13 taon at nagpakita ngayon. Nang walang anumang pag-asa, ang Diyos ay nagpakita kay Abraham. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang kanyang sinabi. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Sa harapan ng Diyos. Muli, tingnan po natin sa Genesis chapter 17 sa verse 1. Tingnan po natin yung gitnang bahagi ng Genesis 17 verse 1. Bandang gitna. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan.
Binanggit po sa talata na ito ang makapangyarihang Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham, ako ang Panginoon. Ako ay ang ako nga. Ang Diyos ay nagpakita mula sa isang ningas ng apoy doon po sa aklat ng Exodo at sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob sa Exodo chapter 3 verse 6. Higit na nais ng Diyos na tawagin ang kanyang pangalan bilang makapangyarihang Diyos kaysa Panginoon lamang ni na Abraham at Isaac at Jacob. Ako ang makapangyarihang Diyos. Siya ang Diyos na walang anumang mahirap para sa Kanya. Bakit po ipinahayag ng Diyos ang ganito? Para magkaroon tayo ng lubos na pananampalataya at ng paniniwala sa Diyos sa pamamagitan ni Abraham na ama ng pananampalataya. Kaya ipinakita ng Diyos kay Abraham na kaya kong gawin ang lahat. Ako ang makapangyarihang Diyos na magagawa ang lahat ng mga bagay. Kaya may mga ganitong mga salita sa Biblia. Tama po ba? Gayun din sa Genesis chapter 35, sa pasimula ng kasaysayan ng Israel, sinabi ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang pangalan bilang makapangyarihang Diyos sa halip na Panginoon. Tingnan po natin sa Genesis chapter 35, sa verse 11 po, tingnan natin. Genesis chapter 35, sa verse 11. Verse 11, basahin natin ang sabay. At sinabi ng Diyos sa kanya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at magpakarami. Isang bansa na maraming mga bansa ang magmumula sa iyo. Isang bansa at maraming mga bansa ang magmumula sa iyo at ang mga hari ay magmumula sa iyo. Tingnan din po natin sa Genesis 28. Basahin din po natin ng sabay yung Genesis 28 verse 3. Verse 3, at naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at ikaw ay pasaganain at paramihin upang ikaw ay maging isang malaking bansa. Ikaw ay palaguin at paramihin. Ito yung kapanganakan ng buhay. Ito ay hindi magagawa o magagaya ng tao. Ito ang gawa ng Diyos. Ito ang gawa na tanging Diyos ang makakagawa. Kaya paulit-ulit sinabi ng Biblia ang mga salitang ito. Siya ang makapangyarihang Diyos, makapangyarihang Diyos. Kaya sa Genesis, sa pangalan ng Diyos ay nakasulat na El Shaddai, ang makapangyarihang Diyos na nagpapatuloy. At binasa po natin kanina sa Genesis chapter 17, sabi doon, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. So lumakad ka sa harapan ko. Ibig sabihin lumakad sa harapan ng Diyos. Ito ay ang lumakad sa harapan ng Diyos at maging walang kapintasan. So, ano po yung kahulugan ng sa harap ng Diyos? Sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos na banal at ganap. Yan po yung coram Deo sa ibang wika. Kung patuloy nating iniisip na tayo ay nasa harapan ng Diyos sa buhay natin, alam niyo po, walang sino man ang matitisod mula sa tukso ng kasalanan. Coram Deo, sa harapan ng Diyos. Hindi tayo matatakot sa mundong ito. Hindi tayo matatakot sa Diablo. Tayo ay nasa harapan ng Diyos. Ako ay nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham, maging walang kapintasan. Ano ang ating gagawin upang maging walang kapintasan? Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng makapangyarihang Diyos, kapag tayo ay may pag-iisip na ako ay lumalakad na kasama ng Diyos, magagawa nating maging walang kapintasan. Kaya dito po, maging walang kapintasan. Ibig sabihin maging sakdal. Sino ang magiging sakdal gaya ng Diyos? Walang sino man ang sakdal na gaya ng Diyos. Lahat ay hindi perpektong tao. Subalit sa Biblia, mayroon ding maraming salita na gaya nito, maging sakdal, gumawang ganap, maging walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Mateo 5 verse 48, kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal.
Kaya sa Genesis chapter 17, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Maraming mga salita sa Biblia ang nagsasabi na maging sakdal. Ito ay hindi tumutukoy na maging sakdal na gaya ng Diyos, kundi ang magkaroon ng banal at walang dungis na buhay ng higit at higit pa sa pananampalataya gaya ng mga tumatayo sa harapan ng Diyos, sa moral at etikal na aspeto ng mundong ito. Ito ay upang maging banal ang inyong kalagayan ng higit at higit pa sa harapan ng Diyos bilang walang kasalanang katayuan. Ito ay ang ating pagpapabanal. Sa Genesis chapter 6 verse 9, si Noe ay walang kapintasan noong kapanahunan niya. Sa Genesis chapter 6 verse 8, si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Si Noe ay inaring ganap at isang taong matuwid sa kanyang kapanahunan. Si Noe ba ay sakdal gaya ng Diyos? Siya ay hindi sapat. Nagpakita siya ng kaihiyan sa kanyang mga anak nang siya ay nalasing. Subalit paano siya naging sakdal gaya ng Diyos? Tayo ay kabahagi ng banal na likas. Sa kalagitnaan ng proseso, tayo nagiging tulad ng Diyos. Tayo'y tumatayo sa harapan ng Diyos. May fellowship na kasama ng Diyos na siyang proseso upang maging sakdal sa mapagbiyayang buhay. Meron tayong puso na maging sakdal. Kaya nga po, dapat tayong maging malinis, dapat tayong maging malinis sa ating sarili. Kaya nga, sa Levitico, sa chapter 11, verse 45, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang Diyos po ay banal. Buksan po natin ngayon sa ikalawang Korinto, chapter 7. Ikalawang Korinto, chapter 7. Verse 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdalang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Bakit po? Sa Levitico 11:45, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Paulit-ulit na binabanggit na Biblia, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ano po ba ang dahilan bakit inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto? Upang siya ay kanilang makasama. Kayo'y naging aking bayan. Ang Diyos po'y banal. Upang ang Diyos na banal ay makasama ng mga Israelita, sila ay dapat maging banal. Ang mga taong ginagamit ng Diyos ay ang mga malilinis na kasangkapan. Nakuha natin ang kabanalan. Ito po ay ang katangian ng Diyos. Tayo ay ang mga taong nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya tayo ay naging banal. Ngayon, ano ang dapat nating gawin pagkatapos ng ating kaligtasan? Tayo'y dapat maging banal ng higit at higit pa. Sa isang saglit, hindi po tayo magiging banal. Tayo'y pinababanal ng higit at higit pa. Kaya sa panahon ni Jesus, sa panahon na si Jesus ay muling dumating, tayo ay tatayo sa harapan ng Panginoon pagkatapos na tayo ay baguhin sa maluwalhating anyo katulad ng katawan ng Panginoon. Kaya sinabi kay Abraham, maging walang kapintasan, maging walang kapintasan. Tingnan po natin sa Unang Pedro sa chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1, 15 hanggang 16, basahin po natin. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Sinabi po ng Diyos, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ang salitang ito ay sinabi ng Diyos kay Abraham na lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Kaya upang maging walang kapintasan gaya ng Diyos at upang mabuhay na banal, dapat tayong humiwalay sa kasalanan
at putulin ang tukso ni Satanas at sanlibutan, at ang pagkatao ni Kristo ay dapat na mabuo gaya ng katangian ng Diyos na nasa atin. Ito ang proseso upang tayo ay maging mga walang kapintasan. Brothers and sisters, kung babasahin natin ang 1 Corinto chapter 13, naroon ang chapter ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Ano pong kahulugan nito? Ang pag-ibig ay pag-ibig. Kung ilalagay natin ang pangalan ni Jesus sa halip na iyon, iyon ay tama din. Si Jesus ay matiisin, si Jesus ay magandang loob, si Jesus ay hindi hambog, si Jesus ay hindi natutuwa sa masamang gawa. Ang lahat ng narito ay katangian ni Jesus. Si Jesus ay hindi mayayamutin. Dapat tayong magkaroon ng ganitong katangian katulad kay Jesus ng paunti-unti. Kung ilalagay natin ang ating sariling pangalan dito sa pag-ibig na nakasulat sa chapter na ito ng pag-ibig, paano po iyon? Paano pong mangyayari? Dapat po ay ganito. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 13. 1 Corinto chapter 13. Mabuti po na ilagay ang iyong pangalan sa salitang pag-ibig dito. Marahil ang pangalan ay mahaba, ilagay na lang natin ako. Okay? Ako. Okay po? Basahin po natin gamit ang ako sa halip na pag-ibig hanggang verse 7. Simula sa verse 4 hanggang verse 7. Basahin po natin gamit ang ako sa halip na pag-ibig. Ako ay matiisin at magandang loob. Ako ay hindi mainggitin. Ako ay hindi mapagmalaki. Ako ay hindi hambog. Ako ay hindi magaspang ang kilos. Hindi ko ipinipilit ang sariling kagustuhan. Ako ay hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ako natutuwa sa masasamang gawa, kundi ako ay natutuwa sa pag-ibig. Pinapasan ko ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ko ang lahat ng bagay. Inaasahan ko ang lahat ng bagay. Tinitiis ko ang lahat ng bagay. Binasa po ba ninyo ang ako? Paano naman kayo? Ako ba ay kagaya ng taong ito na nasa talatang ito? Merong kaunting pagkukulang, tama po? Si Abraham man ay nagkukulang din. Kaya sabi ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Coram Deo. Ibig sabihin, tayo ay nasa harapan ng Diyos. At ibig sabihin, napapansin natin na sa tuwing ang Diyos ay nananahan sa atin, tayo'y nakatayo sa harapan niya. Ibig sabihin, siya'y nasa aking harapan at siya'y nakatingin sa akin kahit ako'y lumulunok. At ang ibig sabihin ay ako ay nasa harapan niya, ako man ay nasa lugar na maraming tao kung ako ay nag-iisa. Kung ako'y mayroong maraming kaisipan, masasamang kaisipan, nakakahiyang pag-uugali sa sandaling iyon, kung tayo ay may kaisipan na tayo nakatayo sa harapan ng Diyos, Coram Deo. Tatanungin tayo ng Diyos ng ganito. Anong iniisip mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Pagkatapos, kung tayo ay may pag-iisip na tayo ay nakatayo sa harapan ng Diyos, at kung sisikapin natin ang ating makakaya upang maging ganap at makikibahagi sa katangian ng Diyos, at kung sisikapin nating punuin ang ating sarili ng mga katangian ni Kristo sa atin, ano po ang ating gagawin kung magtatanong sa atin ng Diyos ng ganito? Opo, may ginagawa ako. Alam mo na po iyon. Kung ako'y may kaisipan na naiinggit at napupuot sa iba, sa aking puso, siya, ang Diyos ay magtatanong sa akin, ano ang iniisip mo ngayon? Opo, ako ay napupuot sa iba ngayon. Masasabi mo ba ang ganito sa kanya? Kung may masama akong ginagawa sa ibang tao, hindi matuwid ang ginagawa ko. Kung tatanungin sa akin iyon ng Diyos, anong ginagawa mo ngayon? Ngayon ba ay makakasagot ka sa kanya ng opo, ako po ay nagnanakaw ng pag-aari ng iba? Dapat tayong lumakad sa harapan ng Diyos na walang kapintasan.
Lumakad ka sa harapan ng Diyos at maging walang kapintasan. Ang salitang ito ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para din sa lahat ng mga ligtas na Kristiyano. Dapat kang lumakad sa harapan ko at maging walang kapintasan. Opo, dapat tayo mag-isip na ganito. Dapat nating isipin ang Diyos sa lahat ng oras. Kapag ganito, ang ating buhay ay mapapabanal, paunti-unti. At kapag tayo ay tumayo na sa harapan ng Panginoon, ay magiging karapat dapat tayo sa papuri ng Diyos bilang mga tapat na alipin, na pupurihin, at pararangalan. Sa main verse po natin ngayong araw, Genesis chapter 17, sa verse 2, "At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin." At nagpatira pa si Abraham at sinabi ng Diyos sa kanya, "Para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa." So okay po, tingnan natin yung verse 2. Kung babasahin natin mula verse 2 hanggang sa 8, sinasabi ng Biblia na ako'y makikipagtipan. Ako'y, 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 ako'y. Sa verse 2, sa verse 4, sa verse 6, sa verse 7, sa verse 8, palaging ako'y. Sino yung ako? Ito po ay ang Diyos. Ang Diyos na nakipagtipan kay Abraham ay nagsabi, aking tipan. Ibig sabihin, ang Diyos ay siyang makapag-iingat. Ibig sabihin po ay Diyos ang siyang makapag-iingat nito. Ibig sabihin ay aking tutuparin ito na hindi kayang tuparin ng kahit anong pagsisikap ng tao. Sino pong tao ang matanda na sa 100 taong gulang na ay magkakaanak pa? Ginawa po ito ng Diyos. Kaya siya'y maniniwala na siya'y nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay gagawa ng kamanghamanghang kapangyarihan kay Abraham. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para din po ito sa atin. Ang Diyos po ay siya ring kahapon at ngayon. Ang Diyos po ay hindi lamang makapangyarihan kay Abraham. Siya ay makapangyarihang Diyos din po sa atin. Napakaraming mga bagay ang ipinangako ng Diyos. Nagpakita ng direkta sa kanya ang Diyos at nagsalita sa kanya. Subalit, tayo'y mayroong pangakong mula sa Diyos na nakasulat sa Biblia. Gaano karaming beses gumawa ng tipan ng Diyos para sa akin, para sa atin. Kahit na hindi natin magawa ang pangakong iyon, gagawin iyon ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga sumasampalataya, ang natanggap natin na buhay na walang hanggan at tayo mapupunta sa langit ay iingatan ng Diyos. Ito po'y walang hanggang tipan. Okay po, patuloy nating basahin sa verse 2. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin. Labis na pararamihin. May dalawang kahulugan na isa ay ang mga inapo sa laman at dugo at yung isa ay sa espiritual. Ang mga inapo ni Abraham ay naging mga Israelita sa dugo. Sila ay bansang Israel sa mundo. Siyempre po, yung mga Arabo na mga inapo ni Ismail ay mga inapo din ni Abraham. Pero labis na pararamihin, higit pa ang kahulugan nito dito. Mayroon pong espiritual na mga inapo ni Abraham. Simula nang magumpisa ang kasaysayan, gaano karaming mga tao na ang sumampalataya kay Jesus, nagsisi at naligtas at makakapunta sa langit? Sila din naman ay mga inapo ni Abraham. Sinabi ng Diyos na sila ay kanyang pararamihin. Sinabi sa Genesis chapter 1 verse 28, magkaroon, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala. Ito rin ay pangako, pangako at utos. Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Magagawa ba ito ng tao? Kahit na gusto kong magkaanak, hindi ito mangyayari ayon sa aking nais. Dapat itong may pahintulot ng Diyos. Ang sinasabi ko po ay ang mga inapo sa dugo. Kaparehas din sa espiritual na mga inapo.
Sa Genesis chapter 1 verse 28, sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at punuin ninyo ang lupa. Subalit kung walang tao na mapupunta sa langit habang ang mga tao ay sinisilang at namamatay dito sa lupa, hindi lang po ito ang layunin ng Diyos. Ang nais niya ay ang mga anak ng Diyos ay makapunta sa langit bilang mga espiritual na ina po ni Abraham. Ginagawa ito ng Diyos ngayon sa pamamagitan natin. Patuloy nating tingnan yung verse 6. Gayun din ang verse 2. Sinabing muli ng Diyos na sila'y pararamihin. Verse 6, ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak at magbumulan sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Nangako po ang Diyos sa sambahayan ni Israel na sa pamamagitan ni Abraham. Nang nangako ang Diyos kay Abraham na nagsasabing, ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak. Tapos nagpatira pa si Abraham. Sinasabi po sa verse 3, at nagpatira pa si Abraham at sinabi ng Diyos sa kanya, nagpatira pa siya. Kailangan din nating magpatira pa. Wala tayong magagawang anuman eh. Ito ang pinakamagandang anyo na dapat na gawin ng lahat ng sambahayan ng Diyos. Na ito yung dapat na matamo ng ligtas na Kristiyano sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sa 1 Pedro chapter 5 verse 6, kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Itinataas po ng Diyos ang mapagpakumbaba. Isinuko na ni Abraham ang lahat ng pamamaraan ng tao, mga plano at lahat ng bagay, at nagpatira pa sa harapan ng Diyos na nagpakita pagkatapos ng 13 taon. At ang Diyos ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang tipan. Kasunod, tingnan po natin ang verse 8. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi, pagkamatay mo ang lupain kung saan ka ngayon ay isang dayuhan, ang buong lupain ng Kanaan bilang pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Kaya paulit-ulit po nangako ang Diyos kay Abraham at unti-unti ay idinagdag niya doon sa tipan. Kaya sa Genesis chapter 12, sa Genesis chapter 13, Genesis chapter 15, at Genesis chapter 17, ang lupain ay ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko ang lupain ito sa iyong binhi. Ang lupain iyon ay ang lupain ng Kanaan. Pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at ang mga gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. Ito po ang Kanaan. Ang lupain ito ay nakikitang lupain na ang kahulugay espiritual na langit. Nangako ang Diyos sa atin na maraming tao ang maliligtas at ipinangako niya sa atin ang walang hanggang langit. Ano po ang tipan po na ito? Ito ay isang walang hanggang tipan. Kaya masasabi po natin na ang pagtutuli ay ang tanda ng walang hanggan na tipan na ito. Tingnan po natin sa verse 9. Verse 9. Sinabi ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong lahi nila. Ito ang aking tipan na iyong iingatan, ang tipan natin at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin, inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Inutusan ng Diyos na tuliin ang mga Israelita. Inutusan ng Diyos si Abraham na magpatuli at ito ang tanda ng walang hanggang tipan. Ang tanda ng tipan ay ang pagtutuli. Kaya sa mga Gawa chapter 7 sa verse 8, sinasabi na ang tipang ito'y inlarawan bilang isang tipan ng pagtutuli. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos sa atin tungkol dito? Ang pagtutuli ay yaong sa puso. Sa lumang tipan, tinuli ang sambahayan ni Israel. Ito'y tanda ng sambahayan ng Diyos sa pagkakaiba nila mula sa mga hintil. Kaya kung hindi tumanggap ng pagtutuli ang mga Israelitang ito, sila ay ititiwalag, mapapahamak sila.
Kung gayon, magiging bayan ba ng Diyos ang bayang Israel sa pamamagitan ng pagtutuli? Hindi po. May pangako na sila ang bayan ng Diyos. At ngayon, ang tanda na nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa pangakong iyon ay ang pagtutuli. Kung gayon, dapat ba tayong magpatuli sa kapanahunan ng bagong tipan? Hindi po. Ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan. Galatia 5:6. Si Jesus ay tinuli din. Gayunpaman, sa panahon ng bagong tipan, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang epekto sa atin. Dahil ito'y anino lamang. Kung gayon, kailangang tuliin ang puso. Kung paano tinuli ang mga Israelita sa laman, gayon din naman, dapat ay tuliin tayo sa puso. Ang pagtutuli sa puso ay mas mahalaga. Tingnan po natin sa Deuteronomio chapter 10, verse 16. Deuteronomio chapter 10, verse 16. Basahin po natin ang sabay. Tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Kaya sabi dito, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso. Ano ang ibig sabihin ng tuliin ang inyong puso? Nang utusan ng Diyos si Abraham na magsagawa ng pagtutuli, ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin 8 araw pagkatapos ng kapanganakan. Maging siya man ay Hudyo sa dugo o siya ay binili ng pamilyang Hudyo, 8 araw pagkatapos ng kapanganakan. Ang sambayanan po ng Israel ay tinuli sa laman at ipinagmamalaki na ako ay bayan ng Diyos. Kahit na noong ipinangaral sa kanila ang Ebanghelyo, ang ilan sa mga Israelitang naligtas ay nagsabing, kailangan kang magpatuli upang ikaw ay maligtas. Dumating ang mga huwad na guro at ginulo ang Iglesia ng Galacia dahil sa paksa ng pagtutuli sa Iglesia ng Galacia. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng mga taga-Galacia. Sa Galacia 5:6, basahin po natin ng sabay ang Galacia 5:6. Galacia chapter 5 verse 6. Basahin natin ang sabay. Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Nagsisi kayo sa inyong mga kasalanan sa harapan ng Diyos at naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo. At pagkatapos ay nagkaroon kayo ng pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon sinasabi dito, pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang pag-ibig ni Kristo na ibinuho sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tayo'y tinataka ng Espiritu Santo. Noong panahon ng Lumang Tipan, may mga tatak ang mga Israelita sa kanilang mga katawan. Subalit ngayon ay may tatak ng Espiritu Santo sa kanilang mga puso ang lahat ng mga Kristiyanong ligtas. Kaya ginawa sa mga Israelita ang pagtutuli sa kanilang katawan bilang tanda ng bayan ng Diyos. Tanda ito ng Walang Hanggang Tipan. Saan ito tinatatakan? Hindi ito sa isang bahaging nakalantad, ngunit sa isang lihim na bahagi. Sa isang tagong bahagi ng katawan, tinatanggal ang isang bahagi ng katawan na hindi kanais-nais. Pero nakakagulat po kung ano ang ginagawa ng Diyos upang alisin ang hindi kanais-nais na bahagi ng katawan. Tinutupad niya ang kanyang mabuting kalooban. Yan ang pagtutuli. Ngayon, ang isang Kristiyanong ligtas ay hindi na niya kailangan ang pisikal na magpatuli, kundi ang kailangan niya ay magpatuli sa kanya pong puso. Iyan ang pagtutuli ng mga puso na sinasabi sa Jeremias 4:4. Ang pagtutuli o hindi pagtutuli ay walang kabuluhan. Tuli man siya o hindi ay baliwala po yun. Ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang mga naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at tinatakan ng Espiritu Santo ay tumanggap ng pagtutuli sa kanilang mga puso. Ngunit ano ang tungkol sa mga Hudyo, mga hindi tuli sa puso? Sila ay tinuli lamang sa panlabas, sa pisikal, na nagsasabi, kami bayan ng Diyos. Ah, hindi po.
Ang mga ligtas na Kristiyano na nabubuhay sa mundong ito, ang mga Kristiyano na nagsasabing sila ay ligtas, ay dapat tuliin ang kanilang mga puso. Yun ang tatak ng Espiritu Santo. Talaga bang kayo naligtas na? Ngayon, ano ang mangyayari kung talagang naligtas kayo? Dapat may tatak. Kung paano ang pagtutuli ang tanda ng sambahayan ni Israel na bayan ng Diyos, dapat mayroong isang panlabas na tatak na nagahayag na ako ay isang taong ligtas. Para sa isang Kristiyanong ligtas. Sa panahon ng bagong tipan, iyon ay bautismo. Hindi sila naging bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutuli. Ngunit, dahil bayan sila ng Diyos, inilagay nila ang tatak na iyon sa kanilang katawan. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Dahil tayo ay ligtas na, masasabi natin sa iba, ako ay ligtas na Kristiyano. Noong namatay ang Panginoon doon sa krus, ang dati kong pagkatao ay pinako sa krus at namatay. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Na pinapatay ko ang aking sarili at ginagawa ko ito araw-araw at paulit-ulit at sumusuko sa Panginoon. At siya'y suma sa akin at tinataka ng Espiritu Santo na gumaganap bilang aking Panginoon at siya'y nabubuhay sa pamamagitan ko. Hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili. Ako'y ipinako sa mundo. Sa pamamagitan ko, ginagawa ito ng Panginoon sa akin. So kinikilala natin siya sa lahat ng bagay at itinuturing nating tayo'y namamatay araw-araw. Ang gayong buhay ay ang buhay ng isang Kristiyanong ligtas. Kung gayon, ano ang panatandaan na ikaw ay tunay na tinataka ng Espiritu Santo at naging anak ng Diyos? Ang tanda sa panahon ng bagong tipan ay ang bautismo sa ngayon. Siyempre po, sa mga nabautismuhan, may mga nabautismuhan na noong hindi pa sila naligtas. Sa anumang paraan, ang lahat na ligtas na Kristiyano ay dapat na mabautismuhan. Hindi lamang basta gayon yun. Ano ang tanda na ikaw ay naligtas? Ang panlabas sa tanda na ikaw ay bayan ng Diyos? Aba, marami po. Halimbawa, naaawa ka sa mga hindi ligtas na kaluluwa. Mayroon kang mapagmahal na puso para sa mga kaluluwa. Gusto mong matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi para sa iyong sarili. Ang iyong buhay ay hindi tungkol sa pagpapakita ng iyong karangalan, pagpapakitang gilas, pagmamataas sa iyong sarili, kundi tungkol sa pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon at pagdakila sa Kanya. Ngunit paano kung ang mga naligtas ay ginagawa ang lahat para lang sa kanilang sariling kapakanan? Kung ang buhay ninyo ay hindi para sa Panginoon, kundi para lamang sa sarili ninyo, ano ang tanda na kayo ay bayan ng Diyos? Wala po. Wala. Ang unang tanda ng pagiging Kristiyano ay ang bautismo. At sunod naman ay sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng iyong buhay, ang tanda ng pagiging isang Kristiyano ay dapat na makita. Buhay na walang bunga, ang tao na hindi malapit sa Panginoon, kundi malapit sa sanlibutan at may puso na para sa kayamanan at kaluwalhatian ng sanlibutan, wala siyang tanda ng pagiging isang Kristiyano. Ngunit kung ikaw ay isang ligtas na Kristiyano, ay dapat mayroon ka nitong tanda ng Kristiyano. Mateo chapter 7 verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Gayon din naman ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Sinabi ito ni Jesus na makikilala natin ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Ito yung tinatawag na tanda. Ito ay isang marka. Naligtas ka, ngunit gaano ka kalapit sa salita at gaano ka nagiging masunurin sa salita. Merong nagsasakripisyo ng kanilang sarili para sa iyo at sumusunod sa Diyos at ipinangangaral ang ebanghelyo sa iyo at natanggap mo ang kaligtasan. Ngunit ilang kaluluwa na ang naakay mo patungo sa Panginoon. At merong ano bang bunga sa pamamagitan mo? Tingnan natin yung Juan chapter 15. Juan chapter 15 verse 8. Basahin po natin ang sabay, verse 8. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung kayo ay magbubunga ng marami, kayo'y magiging mga alagad ko. Bawat naligtas na Kristiyano ay naging alagad ng Panginoon mula ng oras na siya ay naligtas.
Sa Lucas 14:27, sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Nagpapasan ang ating sariling krus. Ang buhay na dinadaig ang aking sarili araw-araw. Pinapasunod ang aking sarili at namamatay. Sa mga bagay na ito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan mo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mananatili sa iyo. At ang Panginoon ay gumagawa sa pamamagitan mo sa bawat sandali. Kaya dapat na nasa inyo ito sa lahat ng oras. Subalit kung wala kayo nito, kung wala kayong tanda ng pagiging anak ng Diyos, kailangan ninyong magbalik-tanaw sa inyo pong sarili. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Ako ba talaga ay ligtas na? Ang kaligtasan ay tiyak, subalit hindi nangyayari ang mga bagay na iyon sa buhay ko. Bakit wala akong tanda ng isang ligtas na Kristiyano? Kailangan talaga ninyong siyasatin ang inyong sarili at tiyakin ngayong taon. Bilang isang ligtas na Kristiyano, bilang anak ng Diyos, ang tanda ay tiyak na mailalabas sa inyong buhay hanggang sa punto na makikita na rin ito ng iba. Si Abraham na tumanggap ng utos na tuliin ay hindi huminto. Hindi siya nagalinlangan. Bakit po? Nakakagulat po talaga ito. Kung titingnan po natin ang ating main verse ngayong araw, nang tuliin si Abraham, ang edad niya ay 99 years old. Ito ay isang taon bago ipanganak si Isaac. Ang 99 na taong gulang na lolo ay tinuli sa edad na iyon. Kapag tinutuli po, ito'y napakasakit. Ngunit tiniis niya ang sakit at kusang loob na ginawa ito ng una. Nang si Ismael ay tuliin siya, 13 taong gulang. At lahat ng lalaki sa sambahayan niya, walang sino man ang hindi kasali, lahat ay ginawa ito. Kahit hindi niya sila anak sa dugo o laman, ang mga lingkod, ang mga taong binili ng dugo ng lahat ng lalaki sa sambahayan ni Abraham, ginawa nila ito lahat. Ano ang sinasabi nito sa atin? Maaring mula sa kanila nang inutusan si Abraham na magpatuli, mayroon sigurong ilang tao na natakot masaktan at nais na magtago. Gayunpaman, ang tuliin ay nangangahulugan na lahat ng tao na nakatira sa kanyang bahay ay bayan ng Diyos na mayroong pananampalataya sa Diyos. Dapat silang magpakita ng tanda at hindi sila nag-alinlangan na gawin ito. Ito po ang sinasabi nito. Hindi nila ito ginawa pagkalipas pa ng ilang mga araw. Kailan po nila ito ginawa? Nang ang makapangyarihang Diyos ay nagpakita at inutusan sila ng araw na iyon, sa mismong araw na iyon ay sumunod sila. Ngayon, tingnan po natin sa ating main verse. Sa Genesis chapter 17, verse 23, ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat ng ipinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi. Ang lahat ng lalaki sa mga kasambahay ni Abraham at kanyang tinuli ang balat ng maselang bahagi ng kanilang katawan ng araw ding iyon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. 24, si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. Kaya ngayon, ginawa din po ito ni Abraham. Paano kaya kung pinasunod niya ang mga tao sa salita ng Diyos at sinabi sa kanila na mamuhay ng ganito o ganyan, ngunit siya mismo na nagsabi sa iba ng salita ng Diyos ay hindi nagpatuli. Paano sila susunod kung ganun? Paano siya magiging ganap? Kaya dapat siyang maging halimbawa. Kaya sa 1 Corinto 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Si Apostol Pablo ay naging tagatulad ni Kristo. Kaya naman matapang niyang ipinahayag sa iba ang salita na ipinagkatiwala ni Yesu Kristo sa kanya. Ipinakita muna niya ang kanyang sarili bilang halimbawa at pagkatapos ay pinangaral ang salita sa ibang mga tao. Kaya ngayon, paano naman si Abraham? Tinuli ba niya ang lahat ng lalaki sa kanyang bahay, si Ismael, yung kanyang mga lingkod, at ang mga binili ng salapi, lahat ng lalaki? At sinabi sa kanyang sarili na, hindi ko na kailangan gawin ito dahil matanda naman na ako. Sinabi niya ba ito? Hindi po. Hindi siya nagalinlangan. Hindi niya ipinagpaliban. Sinabi na kaagad siyang sumunod sa mismong araw na sinabi sa kanya ng Diyos.
Tingnan natin yung verse 25. At si Ismael ay 13 taon nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi ng araw ding iyon, ay tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak at lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga aliping ipinanganak sa bahay niya at ang mga binili ng salapi na taga-ibang lupain ay tinuling kasama niya. Lahat ay tinuli. Kung hindi sila tinuli, sila ay titiwalag mula sa bayan ng Israel. Ganoon din po tayo. Nasa loob tayo nitong fellowship at nananatili tayo sa iglesyang ito, ngunit ang mga kabilang sa atin na hindi tuli sa kanilang mga puso, kung mayroong mga hindi tinatakan ng Espiritu Santo, kung gayon ay aalisin sila mula sa bayan ng Diyos, aalisin sila mula sa mga tao na mapupunta sa langit. Gaya po sa Mateo chapter 7, sa verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Ano pong sabi dito? Kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Sa panlabas na anyo sila ay mga Kristiyano at mukha sila mga Kristiyano, subalit hindi sila tunay na Kristiyano. Bakit po ganun? Hindi nila tinuli ang balat ng kanilang puso. Hindi sila tinataka ng Espiritu Santo. Kaya tumitingin ang Diyos sa ating mga puso. Tinitingnan niya ang mga lihim na bahagi ng ating puso. At kahit na ito ay anino lamang, ang pagtutuli ay ginagawa sa tagong lugar at ang pagtutuli ay ginagawa sa tagong bahagi. Ganito rin sa mga kalalakihan ng Israel. Kung ganoon, ay bakit hindi ito ginagawa sa mga babae? Ang lalaki ang ulo ng babae. Kasama sa kanilang pagtutuli, maging ang mga babae. Kahit na hindi ito ginagawa ng babae, lahat ng ito ay kabilang sa lalaki. Nang tinuli ang mga kalalakihan sa Israel, maraming tinitingnan nila ang tanda. Maaaring tinitingnan nila ang tanda ng pagtutuli ng maraming beses sa buong araw. Ngunit hindi nila ito ipinakita sa ibang tao. Anong tanda ito? Ito ang tanda na ako'y kabilang sa bayan ng Diyos. Kaya nararapat na mabuhay ako ng katanggap-tanggap bilang bayan ng Diyos. Ako ay kabilang sa bayan ng Diyos. Kaya nararapat na mabuhay ako ng katanggap-tanggap bilang bayan ng Diyos. Maaring ganito ang nasa isip ng mga Israelita. Subalit pagkalipas ng panahon, ng bayan ng Israel ay tinuli at mayroon sila nitong isang tanda. Subalit, hindi nila tinuli ang balat ng kanilang puso at nasaktan kay Jesucristo at nasaktan sa mga salita ng mga propeta. Kaya sa halip ay isinumpa sila. Kaya ang problema ay mahalaga ang anino. Subalit, sinabi na ang mahalaga ay ang tunay na bagay ng anino na siyang pagtutuli ng balat ng puso. Ngayon, lahat ng lalaki sa bahay ni Abraham kahit na paano pa niya kinumbinsi ang mga ito, ay tinuli sila. Bakit niya ginawa ito? Upang gawin silang kabilang sa bayan ng Diyos. Kaya ngayon, dapat nating makita na ginawa niya ito ng araw na iyon, sa mismong araw ding iyon. Ito ay agarang pagsunod. Ang pagsunod ni Abraham, ano ang dapat nating matutunan mula sa agarang pagsunod na ito? Sa Lucas chapter 14, nang gumawa ng handaan ng hari at inutusan ng kanyang mga lingkod na punuin ng tao yung bahay, ang naging mga sagot nila ay, bumili ako ng baka upang bungkalin ang lupa. Sabi naman ng isa, ako'y nagpakasal, palusot na ito, palusot na iyan. Kaya Lucas 14:23, at sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran, pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Kaya marahil po nang marinig ni Abraham ang utos ng pagtutuli at isinagawa ito sa harapan ng Diyos, pinilit niya sila upang sila ay maging bayan ng Diyos. Hinimok sila at tinuli lahat. Kung ganoon ay ano pala ang dapat nating gawin? Ang mga taong hindi pa tuli sa kanilang puso, ang mga hindi pa tinatataka ng Espiritu Santo, sa kanila na hindi pa mga anak ng Diyos at mga kaaway pa ng Diyos at hanggang ngayon ay anak pa rin ng Diablo, ano ang dapat nating gawin? Dapat natin silang pilitin. Dapat natin silang pilitin tulad ng ginawa ni Abraham. Lucas chapter 14, magmula sa verse 22, sa Lucas chapter 14, verse 22,
Verse 22 hanggang 23, basahin natin. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinagutos mo, gayunman ay maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Pagkatapos po ng isang linggo, mula sa susunod na linggo, ang Seoul Central Church ay magkakaroon ng Grand Bible Seminar. Tama po ba? Ito ang unang Grand Bible Seminar ngayong taon. Ano ang dapat nating gawin? Tulad ng pagpilit ni Abraham sa mga lalaki sa kanyang bahay na magpatuli, para bang ginawa niyang silang mga anak ng Diyos? Hindi ba dapat tayong pilitin, magpilit na punuin ang church ng maraming tao na malayo pa sa Diyos upang sila ituliin at matatakan ng Espiritu Santo? Pilitin po. Pilitin. Sapagkat sila ay mayroong katawan. Silang mayroong katawan ay mayroon din katangian ni Adan. Walang sino man ang gustong lumapit sa Diyos sa kanyang sarili. Ang tao ay isang taong lumayo sa Diyos. Naligaw mula sa bahay bata ng kanyang ina at naliligaw mula sa pagkapanganak. Kung pipilitin ninyo ang ganitong tao na makinig sa salita ng Diyos sa anumang paraan, sa taong walang pakialam sa Diyos, ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos nilang maligtas? Nang panahong iyon, kung sinabihan mo lang ako ng ilang ulit at sumuko, marahil ay hindi ako naligtas. Pagpunta po ninyo sa langit, isasabihin niya iyon sa iyo. Maraming tao ang lalapit at sasabihin, Brother, dahil pinilit mo akong makinig sa salita ng Diyos, kaya't narinig ko ang salita ng Diyos at ako'y naligtas, at ngayon ako'y nasa langit na maraming salamat sa iyo. Ganito po ang sasabihin nila. Subalit, may mga taong mapupunta sa langit na walang sino man ang lalapit sa kanila at walang magsasabi ng salamat o babati man sa kanila. Bakit po? Dahil sa ang tao na nangaral sa akin ang ebanghelyo sa pamamagitan ng sakripisyo at debosyon, kaya't ako ay naligtas. Subalit kung hindi ko ibabahagi ang ebanghelyo sa iba, iyan po ay masama. Ang ating buong buhay ay susuriing lubos kapag tayo ay tumayo sa harapan ng Panginoon. Sa 2 Korinto 5, talatang 10, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Maging mabuti o masama, ito ang hukuman ni Kristo. Ang hukuman ni Kristo ay hindi ahatol kung ang isang tao ay mapupunta sa langit o impyerno. Sa orihinal na salita, ito po ay tinatawag na bema. Ito ay kung saan tumatayo ang mga nagwagi. Halimbawa sa marathon o sa Olympic Games ay mayroong korona ng laurel at medalya sa tuntungan ng tagumpay. Ngayon ang tuntungan ng tagumpay kung saan ginagawaran ang huling nagwagi ay ang bima, ang tuntungan ng paghatol para sa gantimpala. Kaya matapos nating maligtas, balang araw tayo tatayo sa harapan ng Panginoon, tayo tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo, ang tuntungan ng pagtatagumpay ni Kristo. Paano ba ako namuhay pagkatapos kong maligtas? Gaano karaming kaduluwa ba ang dinala ninyo sa harapan ng Panginoon? At pinilit nyo ba sila? Sa Lucas chapter 14 verse 23, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Kaya sa Marcos chapter 16 verse 15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sinabi dito na lumabas at humayo. Hindi ba dapat tayo ay kumilos? Ako ay tinuli espiritual at natanggap ko ang tatak ng Espiritu Santo. Ngayon, tayo ay patungo na sa walang hanggang langit at makakasama natin ang Diyos magpakailanman bilang mga tao ng Diyos. Ito ang walang hanggang pangako ng Diyos. Ano ba ang tanda na tayo na mga tumanggap ng walang hanggang pangako at naligtas ay tunay na mga ligtas na Kristiyano at mga anak ng Diyos? Ganito po yun. Ang tanda ay ang pagtutuli sa panahon ng lumang tipan at sa panahon ng bagong tipan, ito ay ang bautismo kung saan ang mga ligtas na Kristiyano ay nangangako sa harap ng Panginoon at nagpapahayag sa mga ligtas na brothers at sisters na ako ngayon ay mabubuhay, mamamatay para sa Panginoon pagkatapos ng maligtas. At pagkatapos ito, ang buhay ko ay dapat na mayroong isang tanda na ako ay isang Kristiyano at ako ay anak ng Diyos.
Dapat nating ibigin ang kaluluwa at dalhin ito sa harapan ng Panginoon upang magbunga ng bunga ng evangelism, ang bunga ng buhay at ng bunga ng Espiritu Santo. Subalit paano kaya kung ikaw ay ligtas, subalit walang tandang lumalabas sa buhay mo? Magkakaroon po ng problema kapag tumayo na kayo sa harapan ng Panginoon. Hindi ito nangangahulugan na mapupunta kayo sa impyerno. Dapat huwag kayong maging gaya ng taong iyon na maliligtas lang siya sa apoy sa kahihiyan. Kaya ngayon sa taong 2022, ay binigyan tayo ng Diyos ng kaloob. Ang ilan po sa atin marahil ay tutungo na sa Panginoon sa taong ito. Subalit habang nabubuhay sa mundong ito, bawat sandali ay isang regalo, isang kaloob mula sa Diyos. Ito ay biyaya. Saan mo ba i-invest ang buhay mo, yung buhay mo na ito at yung pagkakataon na ito na ibinigay sa iyo? Ito po yung napakahalagang usapin. Kaya kayo ay susuriin sa madaling panahon. Kaya umaasa po ako na walang sino man ang magre-regret sa pagharap sa Panginoon sa sandaling iyon. Ito po ang inaasahan ko. Manalangin na po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maligtas mula sa aming mga kasalanan. Ibigin ang isa't isa na may parehong pananampalataya at pagkaisa na gawin ang iyong mabuting gawain sa iyong katawan, ang Church. Ang Panginoon sa panahon ng Lumang Tipan, ginawa mo si Abraham na ama ng pananampalataya at ginawa ang pagtutuloy bilang isang tanda ng pangako. Ngayon ay hindi na namin kailangan ang pagtutuli sa panahon ng Lumang Tipan, subalit ngayon bilang mga ligtas na Kristiyano, mabuhay man kami o mamatay para sa Panginoon, ay gagawin namin ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Kaya't Panginoon, kami noon ay patay at ngayon ay nabubuhay. Ikaw, Panginoon, ay inutusan kami na mabautismuhan bilang isang ligtas at kami ay nabautismuhan. At sa buhay namin, nawa ang tanda na kami ay mga anak ng Diyos ay mahayag sa buhay namin. At kapag kaming lahat ay tumayo sa harapan mo, Panginoon, ay tumanggap kami ng papuri, ng karangalan, ng kaluwalhatian, at matanggap namin ang buong pagsusuri bilang mabuti at tapat na mga alipin. Kaya't nais po namin na mangyari ito sa amin. Nawa ay tulungan niyo po kami, O Diyos, at gabayan upang maraming kaluluwa ang madala sa harapan mo, Panginoon, ang tumanggap ng kaligtasan sa Seoul Central Church Grand Bible Seminar upang ito ay maging isang mahalagang Grand Bible Seminar na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at pagkalooban mo po kami ng malaking kagalakan at kaaliwan. Idinadalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.